Magandang panonood po mga kapubinsya. Welcome ulit sa aking munting channel. Ngayon ipapakita ko po sa inyo paano ko panapadami ang aking mga kuhol sa fish pond. Dahil kailangan ko rin itong padamihin para pampakain sa aking tilapia. So kaya ako naglagay ng mga stick nito. Yan. Isa sa paraan yan para itlogan ng mga kuhol ko. Yan. Bukas mag ng mga itlog. So ito yung luma na stick. Yan, marami na siyang itlog. Yan. Yan, kaya siya dumadami, hindi na uubos yung kuhol ko dito sa aking fish pond. Yan. Daming itlog. So isa yan sa way na paano ko pinapadami ang aking mga kuhol sa aking fish pond. Isa naman, hindi ko gaano nilinis ang aking fish pond para meron siyang maitlogan ng mga dahon. Ito. Ayan, oh. Marami rin siyang mga itlog. Dito sila nangingitlog, yung iba. Ayan, yung pula-pula na yan, itlog nila yan. Ayan. So, ito yung natural way para mangitlog sila ng marami, para dumami sila. At isa pang paraan, yung paglagay ko ng mga dahon sa aking fish pond. Yung dahon ng niyog, tsaka dahon ng mga saging. Yung mga saging na to, ito yung mga natumba nung bagyo. Bising yata yung bagyo na yun. Daming natumbang saging dito sa amin. Ayun o. Marami akong nilagay dyan. Yan yung saging na yan, hindi sa akin yan. Sa kapatid ko. Sa ito, isang way din to para dumami ang aking mga kuhol. Dahil may makakain silang mga bulok na dahon. At nagtatago sila sa ilalim. Kaya gustong gusto nilang maggapang-gapang sa mga bulok na mga dahon na yan. Hindi naman yan nakaka-epekto sa pagkaroon ng may sabihin, hindi naman ito nakakasira siguro sa isda kasi parang sa tingin ko nga ay nakakalinis pa siya sa tubig. Parang kinakain ng kuhol ang mga waste ng isda. Kaya nilagyan ko siya nito para dumami yung kuhol dito sa ating fish pond. Kaya hindi ako nauubusan ng kuhol. Yan, kada pond naglagay ako niyan. Sa aking fish pond sa taas. So, mayroon din dito maraming kuhol. Ito dahil kalilinis ko lang nito dito kanina. Yung ibang itlog ay natatanggal. Iba dito naiwan. Ito yung itlog ng kuhol. Ganon kadami ang kuhol dito pag nangingitlog. Kaya hindi siya nauubos.
mga pula-pula na yan, mga itlog ng kuhol yan. So ayan po, para hindi, para kung gusto nyo talagang maraming kuhol sa yung fish pond, pang personal lang naman kasi yung fish pond na to, hindi pang commercial, kaya okay lang sa akin yung mga experiment ko na ginagawa. Yan, ito yung way para mapadami ko ang ating kuhol. Ngayon, may nakikita ako ditong mga maliliit na isda. Sana yun. So medyo mahaba-haba na to. Sa ibang video ko na lang ito gagawin para sa isda. So mga hindi pa po nakapag-subscribe ng aking channel, please subscribe ko. At paki-click ng notification bell para sa mga bago kong i-upload na video dito sa aking ginagawa sa farm. Family farm lang po ito. Yan. Okay po. Maraming salamat sa panonood.